Nangihinayan ba ang si Vice Presidente Leni Robredo dahil sinayang umano ng gobyerno ang napalanunang Arbitral Award? Ang sagot naman ng Malacanang, ginawa naman nila ang lahat ng kanilang makakaya. Yan ang tinutukan ni Joseph Moro. Nagkilos protesta sa harap ng Chinese Embassy sa Makati ang grupong akbayan at mamalakaya. Kinundin na nila ang kakulangan ng aksyon ni Pangulong Duterte para protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Bitbit nila ang mga imahe ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang nagsulong ng pagsasampa ng kaso laban sa China para igiit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ngayong araw ang 5th anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Sa isang pahayag, tinawag ni Vice President Leni Robredo ang nakalipas na 5 taon bilang panahon ng missed opportunities. Hanggang ngayon daw hindi pa ginagamit ng Administrasyon Duterte ang arbitral ruling para isulong ang ating national interest. Nalulungkot daw si Robredo na hindi pa rin napapasok ng mga mangingisdang Pinoy ang ilang lugar na kanilang dating pinangingisdaan. Sagot ng Malacanang, dapat talaga ipagdiwang yung panalo natin yan, tuloy pa rin po ang pinag-aagawang teritoryo. Habang hindi nare-resolve itong pinag-aagawang teritoryo, isang tabi muna po yan at isulong ang pwede mga isulong sa larangan ng kalakalan at pamumuhunan. Pero patuloy po ang order ng ating Pangulo ng ating Coast Guard ay maglayag dyan sa ating karagatan at protektahan ang ating mga mangingisda at paalisin ang mga mangingisdang mga dayuhan na hindi po pwedeng mangisda sa ating exclusive economic zone. We have done all that we could given the absence po of an enforcement mechanism under international law. Sa isang forum ng Strat-based ADR Institute, sinabi ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, pinagtaksilan daw ng Pangulo ang konstitusyon. Mas pinaburan daw ng Pangulo ang China at pagsisiwalat pa ni Del Rosario, tinulungan daw ng China na manalo si Duterte noong 2016 elections. On February 26, 2019, we received information from a most reliable international entity that high officials from China are bragging that they had been able to influence the 2016 Philippine elections so that Duterte would be president. Ang Malacanang, binueltahan si Del Rosario at sinabing siya daw ang traidor. Kalokohan po yan coming from a proven traitor. Siya po ang nagpaalis sa ating mga kasundaluhan, sa Boro na naging dahilan na ang China na lang ang natira sa Boro. Mr. Del Rosario, if you want to talk about who that real traitor is, ikaw yun. Sinabi ni Del Rosario na naiwan ng China sa Scarborough Shoal matapos ng standoff ng 2012 dahil hindi ito sumunod sa usapan na sabay aatras sa magkabilang panig. Malinaw daw na China ang hindi tumupad sa usapan pero pinili daw ng Duterte administration na iba ang sisihin. Kasama ni Del Rosario na nagsulong ng kaso para sa Pilipinas, si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Sabi niya ginagamit na rin ng ibang bansang may claim sa South China Sea ang panalong ito laban sa China. Ang pinakamabisang paraan daw para pakinabangan ang arbitral ruling ay ang pagsasagawa ng mga joint exercises at naval patrol ng mga bansang may claim sa South China Sea at maging ng ibang bansa. In this way, the arbitral award is enforced most effectively. And all the ASEAN coastal states will be assured that their exclusive economic zones are respected and cannot be taken away from them by China. Si Foreign Affairs Secretary Chadoro Locsin Jr. pinahalagahan din ang panalo ng Pilipinas sa China at itinuturing itong regalo ng Pilipinas sa mundo. The present that we need and the future that we want is a peaceful South China Sea. The Philippines is committed to this for as long as it exists. For as long as nations abide by the rule of law and not of military might, the award is the North Star that will keep us on course in the present and that will point us back to the right direction in the future should we, in a moment of weakness or inaction, lose our way. Sa isang pahayag, inulit ni U.S. Secretary of State Antony Blinken na ang anumang armadong pag-atake sa armed forces, public vessels o aircraft ng Pilipinas ay basehan para gumana ang mga commitment ng Amerika sa ilalim ng U.S. Mutual Defense Treaty. Nanawagan din ito sa China na itigil ang mapanghamong pagkilos nito at ipakitang re-respetuhin nito ang karapatan ng lahat ng bansa, malaki man o maliit. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad,
Pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.